Esophagus, esophagus. Bukang bibig na mga kabataan ngayon. Para sa salita sa Ingles, para sa parte ng ating katawan kung saan dumadaloy ang ating kinain. Pero sa hindi pa rin mawaring dahilan, naging parte ng isang tula na tuloy naging katatawanan. Nagsimula ang lahat nung ang internet personality na si Yasmin Asistido o Queen Yasmin nag-guest kamakailan sa isang podcast kung saan ang mga host chinalenge siya sa kakayahan niya pagdating sa spoken poetry na bigyan lang daw siya ng paksa. On the spot daw niyang nagagawa. So, pwede kami mag-request ngayon? Ah, sige. Esophagus. Ayan, sige, sige. 3, 2, 1. Esophagus, esophagus. Habang tayo'y kumakain sa habagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan panghabang buhay. Iingatan, papahalagahan mo yan. Syempre, ang healthy or ating kalusugan, hindi yan mawawala sa ating puder, sa ating kalusugan. Syempre, kapag yan nawala, papaano tayo kakain? Dadaloy, dadaloy yan sa iyong sinapupunan. And I thank you. Galing. Ang ganda. I love it. At boom! Nanganak na ito ng samut-saring covers o panggagaya. My solo. Esophagus, esophagus. Habang tayo'y kumakain sa habagkainan. Duo. Siyempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan panghabang buhay. At kahit pa sa bayang pagbigkas. Esophagus, esophagus! At nilapatan ang tono. 3, 2, 1. Esophagus, esophagus! Esophagus, esophagus! Esophagus, esophagus, habang tayo'y kumakain sa habagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan panghabang buhay. And I thank you. Ang galing. Ang ganda. Si Queen Yasmin kasi, nasa kanya raw spoken word poetry era. Esophagus, esophagus. On the spot ko lang po yun ginawa. Impromptu. I didn't expect it na marami na pong gumagamit ng audio ng esophagus. This song is Hayaan Mo Sila. Taong 2018, nung unang nakilala online si Yasmin sa paggawa ng mga nakaaaliw na videos at covers. Nag-trending sa akin yung Hayaan Mo Sila, tapos pinalitan ko ng lalaking manluloko. Nag-trending po ng mga 1M views. Pero mas sumikat siya ng ginawang memes ang kanyang mga litrato. Nasa labas po ako ng gate po, tapos yung ate ko po nasa terrace po, tapos naka-peace sign po ako doon. Tapos saan-saan po nila pinapadpad po. Like, nakatingala po ako doon. Trending yun. Pero di naman ako galit doon. Kinabsun lang nila, naggalit na. Ganon. Queen Yasmin in spoken poetry era. Sunod siyang pinag-usapan sa kanya namang spoken word poetry raw o pagtutula. Paano mo na-discover yung talent mo sa spoken poetry? Itong 2023 lang po, tapos yung sunod-sunod na mo. Tapos ang dami po nagpapa-request po ng mga topic. Dadaloy at dadaloy yan sa iyong sinapupunan. Ang kanyang esophagus, esophagus nasundan ng pantog, pantog, pantog. Kapag tayo'y umiihi, syempre, kailangan hindi mo mapigilan yung ihi mo, syempre, para iwas bato, para iwas sakit, syempre. Sabi nila, UTI yan. Kailangan lagyan mo muna ng label, label, label. Meron ding tungkol sa selos. Selos, selos, selos. Hindi mo maitatanggi na nagseselos ka kapag may ibang kinakasama yung kabiyak ng puso mo. Oh, teka, teka lang saglit. Bakit? May tayo ba? Bakit ka nagseselos? Ang tula raw na ito ni Yasmin. Hugot mula sa kanyang love life. Sa subdivision pa namin, dun po siya nag-work dati. Security guard. Nagka-inlaban po kami sa isa't isa. Yun nga lang. Nalaman ko po na may asawa at anak po siya, kaya nakipag-break na lang po ako sa kanya. Kaya iparamdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal ng lubos. And I thank you.
ano kung kami naman kaya ang mag-request ng tula kay Queen Yasmin? Kakasakaya siya? Ang ibinigay namin sa kanyang paksa, may personal ding hugot sa kanya. Sige. Uy! Anong emosyon kaya ang mangingibabaw sa kanyang tula? Bigyan natin si Yasmin ng oras na makapag-isip. Ito ay mga salitang hindi lang bastang binitiwan ng ating pambansang bayani. Lalo't ang spoken word poetry, hindi lang basta pagsambit ng mga salitang may tono at tugma. Isa talaga itong sining o art. Kususukatin ang pagmamahal. Kukulangin ang sumatotal na mga buhangin pagkat pagmahal ay laging nagiging hangal ang puso natin. Bagay na batid ng spoken word artist o manunula na si Antonio na mag-iisang dekada ng seryosong nagtatanghal ng kanyang mga likhang pyesa. May maliba sa paglalaan ng buong mundo ng isang araw sa isang taon upang magbigayan, magpatawad, umibig at magpalaganap ng kapayapaan. Kung walang poetry ay hindi siya matatawag na spoken word poetry. Kailangan may meaning. It's either may gusto kang iparating o may gusto kang iparinig o dahil may gusto ka lang talaga sabihin. Noong unang beses na magyakap ang ating mga palad, nakakamangha sa kung paanong alam ng ating mga daliri kung saan sila lulugar. Yung spoken word poetry sa Pilipinas ay matagal na rin naman dito. Dahil nga po sa tulong ng social media, ngayon ay mas sumikat na siya. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na marami pang lalaki ang seryoso, hindi mo nga lang sila makita dahil nakatingka sa maling tao. Kasi kang lilikain ko pa para sa'yo na kailan may hindi mo na magagawang marinig pa. Nakikita kong tinatangkilik siya sa dalawang dahilan. Una ay makadakil, nagugustuhan ng mga audience, yung artist. Nagagalingan sila dito kung paano ito tumugma, kung paano ito gumamit ng figure of speech, ayutay. At pangalawa ay nafe-feel ng mga tao na nararamdaman din nila yung nararamdaman ng audience na nakaka-relate. Pantog, pantog, pantog. Eh ano naman kaya ang masasabi ni Antonio na muling umiingay ang pagtutula? Maganda siya kasi napakalawak ng reach ni Queen Yasmin at napapakita natin sa buong bansa or pwede sa buong mundo na may ganitong art form. Pero nagiging negative siya para sa akin kasi sa ganitong way nila natututunan yung art form na yon, na akala nila on the spot lang. Typical ang biyayang iahain basta't pagmamahal. Patagal ng patagal ay nakukuha na nating sanayin, madalas tayong palulukain. Sobrang hirap gumawa ng isang pyesa ng spoken word poetry. Meron ako tinatawag na artist mode, na kapag nandun ako sa zone na yon, kaya kong magsulat ng isang magandang pyesa sa loob ng 15 minutes to 30 minutes. At meron namang mga pyesa na inaabot ako ng 3 taon bago matapos. Pero kung meron mang itinuturing na OG o original na makata sa ating bansa, iyan ay walang iba kundi ang kinikilalang ama ng makatang Tagalog, si Francisco Balagtas. Si Francisco Balagtas sa larang ng panitikang Pilipino ang itinuturing na pinakamahusay nating makata. Nung kanyang kapanahunan, si Balagtas ay talagang nagpasimuno ng mahuhusay na pagbigkas sa mga tula. Sino nga ang mas dapat hangaan? Alam nyo ba na sa kanya rin hango ang tawag sa isang patimpalak ng mga tula? Handa na ba kayo sa tanghalan? Ang Balagtasan. Ang kaibigan na iyong binagin. Ha! Ang nice sa'yo, pera lang. Para itong debate kung saan nagsasagutan ang magkalabang mga partido gamit ang mga salitang matatalinhaga. Hindi mo maluloko ang matalinong may pinag-aralan. Mas palaga ang pagiging mayaman kay tungkod na galing at tulong ng katalinuhan. Ito'y isang pagtatalo. At kung ang Balagtasan at Batutian at Risota ng mga Pampango ay nasaan yung pasalita lamang o patula, ang spoken word poetry ay paawit. Ang estilo ng pag-awit ay yung ginagawa ngayon ng mga kabataan. Ang ilan sa mga sikat na akda ni Francisco Balagtas, ang awit na Florante at Laura, na ang 1953 edition ng kanyang manuscript, makikita pa rin dito sa pambansang aklata noong National Library. Marami siyang nasulat ng mga komedya na hanggang ngayon ay itinatanghal pa ng mga grupong pantanghalan at pinag-aaralan sa mga paaralan. Pero sa panahon ng mga tweet, status update at hugot sa social media, may sapat na puwang pangarin ba at nabibigyan ba ng karampatang atensyon
atensyon at oportunidad ang mga makata ngayon sa ating lipunan. Pagka sinabi po natin na tula ay kadalasan ito ay corny, hindi napapanahon, outdated, wala sa uso. Pero hindi po dapat ganun ang ating maging mentalidad kasi parte po ito ng dakilang pamana ng ating lahi o yung tinatawag natin na cultural heritage. Ang tula ay nagsimula ito bilang sinaunang forma ng musika. Kaya po ito ay nagtutunog awit at sa katunayan po ay ganun po dapat natin tingnan ang tula. Yung indayog, yung sukat at tugma, ang sarap sa tenga, musika po talaga ito sa pandinig. Isang paraan po upang mapalaganap ang spoken word poetry ay ang lubos na pagsuporta, pagtangkilik, pagtaguyod sa mga grupong nagsasakatuparan ng spoken word poetry. Samantala, kaya-kayang makabuo ng piyesa ni Queen Yasmin sa paksang ibinigay namin ang salitang sikyo. Uy! Parinig nga, Yasmin? Sikyo, sikyo! Ang ating sinisecurity para sa ating kaligtasan para di tayo mapahamak sa anumang uri o anumang hamon man ang dumating sa ating bagay-bagay. Lagi siyang andyaan, lagi kang kampante kapag laging andyaan yung sikyo, sikyo. Alam mo na hindi kanya pababayaan, aalagaan kanya at isisecurity kanya para hindi kanya masaktan dati. Pero ngayon, sinaktan ka na niya and overall, and I, thank you. Ang sining kasi ay nagbabago ang mga anyo, ngunit naroon lahat ang diwa. Sa pamamagitan ng spoken word poetry, naroon pa rin yung konsepto ng pagtula, ng pag-awit, at doon makikita mo yung lalim ng kaisipan ng mga kabataan sa kasalukuyan. Wika nga nila, may mga bagay na hindi naluluma ng panahon. Marahil nag-iiba lang ng anyo. Ang mahalaga, ang mensahe nito, dumadaloy ng dumadaloy mula sa ating isipan patungo sa ating kamalayan. And I thank you. Ngayon, Esopagus, 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 Esopagus.